Ayan, may nag-message ulit sa akin. So guys, i-share ko to para makatulong magkaroon kayo ng idea tulad ng ganitong mga message. Okay, kasi para sa akin, red flag to. Kasi hinihingin agad siya ng 1,350 pag nag-send pa lang siya ng papers niya dito sa Greece. Ang processing na aabutin is nasa 8,000 euro. Oh my God, imagine, i-times niyo yun sa 62 pesos, yung 8,000 euro. Una is magbibigay siya ng down payment pag nag-send siya ng passport, birth certificate, ganyan, para daw sa approval ng kanyang papel pagpasa sa perperya dito. So, 1,350, nagkakahalaga din yun ng nasa 80 yata. Parang 80,000. Huwag kayong kakagat sa ganun, guys, kung may mga ganitong kahit pasabihin mong direct hired. Kasi pwede kayong mascam sa ganito. Pag nasend nyo na yung pera, yung papers nyo, anong pangahawakan nyo na kayo ay babalikan itong kausap nyo? Paalam kung yung agency sa Pilipinas ay talagang accredited ng PUA or DMW. Kahit pasabihin nyo na direct hired ito, kayo basta-basta magtitiwala. Alam ko naman marami sa atin na gustong makarating dito sa Greece, pero idaan natin sa tamang proseso. Nasamantala ng mga manluloko ngayon yung mga ganitong sitwasyon na alam nila na hiring or open yung Greece para sa ating mga Pilipino. Ito din yung time na marami ang manluloko. Kaya dapat maging mapanuri kayo. Sabi ko, mapanuri kayo. Kailangan na pag-aralan nyo, magtanong-tanong kayo. At dun sa agency na sinabi niya sa akin, chineck ko siya, wala siya sa PUA. Hindi siya accredited ng PUA. Wala yung agency na yun. Pwede kayong mascam dun. Mahal din yun, 80,000. Diba, sabihin na natin na yun yung sinend nyo muna and then bigla siyang mawala, hindi na sa inyo magparamdam. Ano yung pangahawakan nyo? Mag-isip-isip kayo pag may mga ganito na offer sa inyo. Kasi nga, factory worker daw yung in-offer sa kanya na trabaho. Bukas, may isi-send, mayroon akong isi-share sa inyo na isang agency na pwede nyong puntahan. Pero nakita ko kasi sa PUA or yun nga, na may license pa sila, pero wala pa silang job order dito for domestic helpers sa Greece. Pero license sila. So isi-share ko yun bukas sa inyo. Gagawin ko ng another video. Pakalaking pera nito, 80,000. Pwede kayong mascam ng 80,000 kung magbibigay agad kayo ng down payment. Sasabihin pa nila na magbigay kayo ng passport na isend nyo sa email ko, ganyan. And then, hintayin yung approval for visa. Diba, hindi pa nga na-approve yung visa nyo, magbabayad na agad kayo ng ganyan. So, mag-ingat kayo sa mga ganito, Diyos ko. So, marami ngayong mapagsamantala kasi alam nila na open ang Greece sa ating mga Pilipino. So, yun lang muna for now. Gusto ko lang kayo bigyan ng paalaala sa mga ganitong sitwasyon. Nga pala yung mga hinahired ng seasonal, alamin nyo muna kung ano yung magiging papel nyo dito. Kasi alam ko, 5 years lang yung contract nun. At saka, itanong nyo kung kayo ba ay after 5 years, ay anong mangyayari. Huwag kayo maglabas ng halos kalahating milyon. So, yun lang guys for now. And hopefully na nakatulong ulit sa inyong video na ito. Yun lang guys. Thank you for watching. See you in my next mini vlog. Bye and God bless.